Tayo po ay nasa ika-apat na linggo na ng Adbyento. Si San Jose ang sentro ng mabuting balita ngayong ika-apat at huling linggo ng Adbyento bago magpasko. Sa sunod na linggo ay kaarawan na ng Panginoon. Sadyang napakabilis ng panahon. Sa Ebanghelyo, iisa lang ang deskripsyon na ipinibigay sa atin ukol kay San Jose, na siya'y isang matuwid na tao. Tumpak ang pagkakalarawan sa atin sa hinirang na tatay ni Jesus sa mundo. Si San Jose ang ating tunay na guro pagdating sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging matuwid. Nabuhay si Jose sa pananampalataya. Sinunod niya ang Diyos sa abot ng kanyang makakaya. Nang mabalitaang muntis na si Maria, tahimik niyang inisip tamang desisyon. Para kay Jose, ang layuan si Maria ng tahimik ang tamang hakbang at ayon sa habang. Pero may iba palang plano at pakay ang Diyos sa kanilang dalawa. Nang isiwalat ng anghel sa panaginip ang katotohanan ang pagdadalang tao ni Maria ay dahil sa Espiritu Santo at hindi gawa ng sinumang tao, hindi nag-atubiling sumunod sa kagustuhan ng Diyos si Jose. Nagtiwala siya sa Panginoon. Dahil sa liwanag na tinanggap ni Jose sa panaginip, nang siya'y magising, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Sinunod niya agad ang utos na tanggapin si Maria bilang asawa. Sadyang kahanga-hanga ang pananalig ni San Jose sa liwanag na ipinagkaloob sa kanya mula sa revelasyon na nanggaling sa Diyos. Ang kanyang karanasan ay patunay lamang na hindi sapat na basta lamang sumampalataya. Maari kasing magkamali tayo sa ating mga desisyon. Kailangan natin ang patnubay ng liwanag ng Diyos na hindi nagpapabayang mapariwara tayo. Maaring ipahintulot ng puon na piliin natin ang maling desisyon, ngunit siguradong papasok siya sa eksena upang ituwid ang ating landas nang hindi tayo tuluyang maligaw. Maaring tumaan tayo sa mga bagyo at madidilim na landas ng buhay, ngunit hindi tayo pababayaan ng Panginoon na malugmok sa total na kabiguan. Tumatayong konsolasyon sa mga tuwid ang eksperyensya ni San Jose na hinding-hindi tayo pababayaan ng Diyos sa panahon ng mahihirap na desisyon sa buhay at sa harap ng kasipayuan, maging sa panahon na dapang-dapa na tayo at lubog sa kabiguan, sanhi ng kasalanan at maling pagpipili sa nakaraan, nananatili ang grasyang pantulong ng Diyos at liwanag ng kanyang patnubay upang iahon at ibangon tayo. Ang ipinamalas ni San Jose ay ehemplo sa atin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging matuwid
sapagkat ang banal na tao ay hindi lamang makatarungan at makatuwiran, kundi maawain din. Imbis na itakwil si Maria upang lubos itong maparusaan sa pamamagitan ng pambabato, binigyan niya ito ng pagkakataon at benepisyo ng pagdududa upang isalba sa kahihiyan at kamatayan. Hindi pagiging matuwid ang pagpipilit na sundin ang batas at pagdiit ng husto sa ating karapatan. Hindi mapaghiganti ang taong matuwid. Higit sa lahat, mahabagin ang Diyos na dapat nating tularan. Pasalamatan natin si San Jose sa pangangalaga sa sikreto ng langit kay Maria hanggang ito'y lubusang nabunyag sa sangkatauhan. Salamat, San Jose, sa pangangalaga sa anak ng Diyos sa kanyang kamusmusan. Hindi man nakita ni San Jose ang tagumpay ni Jesucristo bilang tagapagligtas sa kanyang pasyon, kamatayan at muling pagkabuhay. Natupad niya ng buong tapat ang kanyang papel at ambag sa pagsasakatuparan ng misyon ng Emmanuel. Nawa, katulad ni San Jose, maging tapat din tayong mga lingkod at katiwala ng Diyos hanggang sa kahuli-hulihan. San Jose, ipanalangin mo na kami din ay maging matuwid tulad mo sa pagtataguyod ng misteryo ng kaligtasan ng buong katapatan hanggang sa aming kamatayan. Amen.